guys, good morning, good afternoon, good evening. So ayan pala guys, so ngayon for today's vlog, we will be going to Antel Village. So we are looking for a new house. So try natin guys, tripping tayo, tingnan natin kung ano yung facility, ano yung build ng bahay. So tingnan natin yun guys. So for now, we are driving to Cavitex. So yeah, first time din naming papunta doon. So ayan, tingin-tingin lang muna tayo guys kung pwede ba. Ayan guys, ayan Antel Land. So we are ipakita mo, nakita mo yung ano to, yung malaking billboard nila. So dito kami ngayon sa Kawit Cavite. So ito yung ano nga tawag nito, Cavitex. So ito yung Cavitex nila. So maganda naman guys. Maganda na siya, oh. Maganda yung tanawin. So first time pala namin ditong pumunta. So yan, check namin yung daan, check namin kung saan yung accessibility ng daan, mga ganun guys. Kaya ito 210. So we are only 7.8 kilometers away na lang. So malapit na lang tayo guys. So, ito na pala yung ginawa nilang balim, ito yung magiging main road nila. Kaso dun sa bandang ano to, bandang dulo, nilagyan pa nila ng no entry kasi ano to, ginagawa pa yung kabilang lane. So basically pagka matatapos na nila yung road, okay naman, malapad, which is ito, tig 4 lanes, 2 lanes kabilaan. So not bad din pag dito na yung pag natapos na nila yung daan dun. Pero most likely kasi ngayon dun tayo sa kabila na daan. So ayan guys, ito na po yung Antel Grand Village. Ito po yung ating entrance. So napakaganda ng ating way papunta doon kasi 2 lanes at saka merong center island. So medyo malaki talaga yung main road nila. So ayan po, 12 meters po yung lapad niyan po. Tsaka meron na din po siyang imbornal sa gilid. Actually, maraming properties dito sa Antel Village guys. Meron din siyang iba't ibang mga pangalan ng village. Pero most likely, ito ay pagmamay-ari lang ng isang developer. So, meron daw siyang 104 hectares dito na land. So, ayan, papasok na kami dito guys. Papunta kami ng clubhouse. Grabe, ang gaganda na talaga ng mga bahay dito guys. Oh, kung makikita nyo, pwede ka kasing bumili dito ng lote lang. Tsaka pwede kang magpatayo ng sarili mong design, sarili mong bahay. At pwede ka rin bumili ng house and lot. At
Ayan na guys, papunta na kami after this kanto. So ayan, clubhouse na. Ito yung main clubhouse nila kasi bawat village meron din siyang mga clubhouse. Ayan guys, nandito kami sa kanilang clubhouse. So sports and country club, nandito yung Antel Grand Village. So maganda siya guys, actually makikita mo yung perimeter fence nila. Sobrang layo pa ng ng road. Tapos pakita natin yung mga parking nila for this one. Sobrang lawak. Napunta tayo dun sa Poche. So, sobrang lawak, sobrang ganda ng environment, walang katao-tao. Pero makita natin yung mga bahay, yung layo, no? Hindi dikit-dikit. Baka dyan tayo mamaya. Bali mamaya titingnan namin kung saan yung mga site nila talaga, mga model house. So titingnan namin kung gaano kalaki. Kaya check it out guys. So sa hindi pa nakapag-subscribe pala guys, huwag niyo kalimutan mag-subscribe at saka don't forget to hit the bell notification para pag meron kaming bagong uploads, updated po kayo. So and guys, makita natin yung mga house. So ayan guys, ito na po yung agent namin. Ito po yung ating first project na pupuntahan. This cost us 5.9 million pero naka-promo sila ngayon which is 5.3 million na lang. The lot area of this house is 80 square meters. So kung makikita nyo guys, ganito yung design niya. Para siyang townhouse pero single attached siya. So most likely 80 square meters yung lot area niya tsaka 80 din yung floor area niya. 40 sa baba, 40 sa taas. 40 sa baba means kasama na din yung parking lot doon. So ayan guys, the left side. Ganyan. Ganyan yung mga design niya. So sa loob nito guys, tingnan natin. So ayan yung sa left side niya, ayan yung parang magiging lot niya for the parking. Ganyan, ganda niya, zen type, bagong-bago, modern design. Yan, papasukin natin yung property. So this is the property guys. Yung hagdanan natin or stair is semi-spiral siya. Meron siyang isang CR sa baba. Tsaka yung sa gilid niya pala guys is yung kitchen natin is wala siyang overhead na cabinet. Pero meron na siyang cabinet sa baba. So ayan guys, makikita natin sa likod, malaki pa yung available natin na lot area. So once again guys, this is 5.3 million pesos property. 40 square meters sa baba, 40 square meters sa taas. Ayan, puntahan natin. This is a 3-bedroom property. Yung division niya pala guys is hardiplex. So ito yung sa left side natin, ito yung common CR for the 3 bedrooms. Ganito kalaki yung bedroom sa taas. Sa balcony niya guys, yung inopen kanina na door is wood, hindi siya glass. Pero most likely, dinidiscuss dito guys is pwede pa nating i-extend dito sa gilid, yung sa bandang ating parking lot. Pero sa harap is hindi na daw natin pwedeng i-extend kasi mababago natin yung design ng bahay. So baka mawala yung parang preferred nila na gusto nilang architectural design. So ayan guys, isang dipa siya. So kasya yung queen size bed within this master's bedroom.
So this is the third bedroom. So ayan lang guys. Maganda siya, well ventilated naman kasi bawat bedroom niya meron siyang window which is enough na para mag-ventilate sa whole room. Tsaka yung maganda dito guys, yung light is very nagpa-pass through talaga siya. So ito din yung space niya sa likod. Kalahati kayo sa two properties. Ito yung sa parking lot. So ayan guys, punta naman tayo sa ibang project. This is the New York project and this one is the Tokyo project. Actually, 100 square meters yung ating bahay dito guys. 50 sa baba, 50 sa taas. Minimum cut of the lot is 150. Kaso hindi kami makapasok sa Tokyo kasi meron na siyang resident. So may nakabili na dyan na property, so private na siya and you cannot trespass. So punta lang kami dito sa New York. This cost us 9 million pesos. And yung maganda dito guys, sa 9 million pesos niya, yung division niya is already hollow blocks. So cementado na. Mas maganda yung soundproofing niya compared sa hardiplex. So ayan, this is a 2-car garage na property, 9 million pesos. Maganda yung design nito pala sa New York guys kasi marami na siyang parang cladding na wood team kahoy. So ayan, pasukan natin sa loob. Yan. Kung mapapansin nyo dito guys sa kaliwa natin, meron siyang isang room. At saka yung sa right side natin, meron siyang CR. Again, yung ating mga tiles is already mataas na. Most likely nasa head level na natin. Ito yung staircase nila. Bi-level. So hindi tayo mahirapan mag-akyat ng mga gamit dito guys kasi dalawang isang ikot lang siya. Bi-level siya. So ito guys, again, vinyl yung ating ginamit na tile sa taas. Ito yung second bedroom. Malalaki yung cut ng bedrooms dito. Yung maganda dito guys is meron siyang sariling CR for the master's bedroom. Aside from the common CR sa labas, meron pa siyang CR sa loob. So ayan guys, glass din siya. Napakaganda. Yan, kung makikita nyo, right side na door is the CR for the master's bedroom. And next project is this one is called Anyana. So this cost us 16 million pesos. And this is a 200 square meter house. So yung minimum cut dito para magawa mo tong bahay na to is 150 square meters na lot. Pero yung current na nakikita natin ngayon guys is 175 square meters yung lot area dito. This is 16 million pesos. Pero makikita mo talaga guys, napakaganda sa loob. Yung cladding niya, yung mga sa taas. Yes, medyo kung gusto pa nating ipapaganda to, lalagyan natin ng mga molding. Pero makikita natin guys, with this simple design, minimal design, napakaganda na. Available countertop, available na din yung kitchen na mga cabinets for the lower part but not on the overhead. Pero napakaganda, meron na din siyang cladding dito, yung pang staircase niya. So ayan guys, ito na po yung ating rooms. So malalaki yung cut dito guys, kasha mga king size bed for each room. Ayan guys, this is the first bedroom. Ang ganda ng window niya or ganda ng glass niya kasi from the top until
sa baba talaga kitang kita, napakaganda ang lalaki ng mga window. So this is the common CR, napakalaki din, bath and CR. And this is the second room. Ayan. Well ventilated naman yan guys kasi na-open yan sa baba. Yung parang naka-incline siya na window. But this is the master's bedroom. So makikita natin guys, grabe. Ang lawak, ang laki. Tsaka high ceiling pa siya guys. 8 to 10 feet yung ating ceiling dito. Kaya sobrang soothing sa mata kung titignan mo. Ayan, this is the perimeter ng ating village. So this will cost us like 200 houses lang daw yung itatayo dito. Ayan guys, sa left side meron pa siyang kahoy-kahoy ng mga clothing. And this is the amenities or the facilities of the Antel Village. So as once I've said guys, so ito po yung amenities na common sa lahat ng village. Pero most likely, each village, pwede sila magkaroon ng sarili nilang amenities. Pero ito yung for the common. Ang laki guys, for the kids, malaki yung pool. Malaki din yung pool na lap pool. Meron din silang man-made beach. Ito guys, makikita natin, ito yung open na multi-purpose hall. So if ever na meron tayong event na gustong i-held dito sa Antel, pwede na tayong mag-rent dito sa kanila. Tsaka more or less guys, hindi lang yan yung open, meron din silang closed na multi-purpose hall. So picture muna guys, this is our yan guys. So the next unit, pupunta naman tayo guys. This cost us 7.5 million pesos. So 100 square hindi pala 80 square meters na lot. 80 square meters din yung floor area. So 40 sa baba, 40 sa taas. So yung pinagkaibahan lang dito guys is meron na siyang lahat na cabinet. Meron na siyang overhead cabinet, meron siyang cabinet sa kitchen, tsaka meron siyang mga iba-ibang facilities. Ayan guys, ito yung stairs niya, maganda na rin compared sa 5.9 million kanina. Ito sa taas niya guys, so vinyl pa rin na tiles, ceramic sa CR. Medyo mas malaki konti yung mga rooms dito. Tsaka yun nga, meron ng cabinet. Built-in na mga cabinets. So this is the balcony. So ayan guys, depende lang talaga. Kung ano yung swak sa ating budget, go for it. Antel really gives us parang maraming options within the their project. Meron silang Anyana for 16 million, meron silang parang townhouse which is 5.3 million, so on and so forth. So ayan guys, pauwi na po kami, tapos na kami mag-tripping. So first time pala namin ganito mag-vlog guys ng house tour or house tripping. So probably sooner or later, kung gusto nyo pang magkaroon kami ng ganito guys, just comment and always hit the notification bell para updated tayo sa ating mga new uploads. Tsaka huwag natin kalimutan guys na mag-subscribe na rin guys. So ayan lang guys, so magde-decide kami with whether we will buy something there, a house, a lot or lot only. Pero most likely guys, maganda yung community, maganda yung transportation papunta doon. Tsaka yun nga, hindi ko pala kanina natanong guys yung
kung saan ba sila yung pagko-commute lang from the village until makalabas ka sa main road. Pero most likely naman daw, meron daw mga bus palabas. Papuntang PITX. Most likely nasa MOA. So, ayan lang guys. So, thank you for watching guys. Have a nice day. Bye-bye.